Hanggang ngayon mga kababayan, di pa rin matunawan si Coco Rococo, Coco Pimentel sa Mahalika fan. Hindi makamove on si Coco. Ito yung sabi niya mga kababayan dito sa balita published by Impact Leadership. Please take heed, Mr. President. Senate Minority Leader Coco Pimentel urges Ferdinand Marcos Jr. to heed concerns raised by faculty members of the UP School of Economics regarding the Maharlika Investment Fund Bill. Sabi rito, I urge in hope the President will seriously consider the warning put forth by this distinguished economist. Yung mga taga-UPing mga ekonomista po, ba't makikinig doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos? The same economist ang nagsabi na ang isang Marcos administration ay hindi maganda sa ating bansa at sa ekonomiya. So, prejudge na nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ba't pa yung ating Pangulong Bongbong makikinig sa kanila? Unang-una, panahon, mga kababayan, na mga dilawa na kaalyado nila, yung nasa gobyerno, sablay yung lahat ng mga economic policies na kanilang na inimplement sa ating bansa. Kaya nga, hindi tayo umasinsya. Di ba? Itong mga economists na to ng UP, punong-puno ng negativities po ang kanilang mga isip at magagaling lang po sa kwento, theories. Yan naman po, hindi natin nila lahat, mga kababayan. Pero sa totoo lang, itong mga economic professors po, walang actual experience sa economy. Lahat lang tokish, bukis, tokish. Sige lang ang kwento nang galing sa libro, hindi man nila may apply sa kanilang sarili. Kaya nga hindi sila multi-billionaires, mga kababayan. Bakit? Nag-rely lang sila sa mga theories. Walang actual practice sa kanila. Kaya nag-retire sila, mga kababayan, as professors. Kumusta naman yung buhay? Yung normal lang. Hindi naman mahirap, hindi man mayayaman tulad mga kababayan ng mga totoo na may exposure sa economy ng ating bansa, the multi-billionaires. The multi-billionaires ng mundo naniniwala sa Maharlika Fund. Ba't tayo maniniwala dito sa mga bukis, tokis na economic professors na wala mang naipakita sa kanilang sarili? Kundi dumaldal. Di ba? Saan tayo maniniwala? Sa mga economic professors ng UP na alam nating mga kulay dilaw? Na pag Marcos, mga kababayan, ang nasa posisyon, talagang allergic sila. Kaya nga ang laging sinasabi nila, never again to the Marcoses. Never again. Wala na kayong credibility, kaya tumigil na kayo. Sabi nga natin, itong sinasabi ninyong mga economic professors, ibig bang sabihin, mas magagaling sila kaysa sa ating mga actual economists, bankers, technocrats, mga kababayan, and the multi-billion billionaires na mga businessmen supporting Maharlika Fund all throughout the world, mas magagaling silang mga taga-UPI. Kung mas mamagagaling ang kaisipan ng mga taga-UPI, di sana nalampasan nila yung buhay nitong mga naniniwalang multi-billionaires investors sa Maharlika Fund. Bakit sila nasa baba? Itong mga nagpo-post ng Maharlika Fund, sila yung mga nasa taas. Pwede ba? Excited nga yung mga investors,
European, American investors, Japanese investors, even the Bank of Japan, mas magaling pa kayo sa mga bankero ng Japan, mga taga-UP economists, na mismong nagpo-post dito. Kaya nga excited yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito'y dumaan sa pag-aaral ng majority ng ating super majority. Walo lang naman yung kontra po ng mga congressmen dito. At yung mga senators, 19 senators ang nag-aral nito. Yung mga kasama yung mga dilawa na senador, ang ayaw lang si Coco, si Risa, si Binay, si Amy Solusyon, may ibang agenda din yon. Kung kaya hindi na lang siya bumoto. Hayaan natin sa kanyang agenda at hindi ko sasabihin sa inyo kung ano sabi ko sa inyo mga kababayan, kung ano ang papel ni Super Ate sa administrasyong Bongbong Marcos. Para you'll be groping in the dark. The enemies of the Marcoses will be groping in the dark. Ano nga ba niya yung papel ni Amy? Bakit parang kaalyado ng oposisyon? What? Sabi ko sa inyo ito. I urge and hope the President will seriously consider the warnings put forth by this distinguished economist. Ba't makikinig yung ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga ekonomista na alam niya, mga kababayan, wala silang irirekomendang mabuti sa kanyang administrasyon. Kasi kung naniniwala yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanila, di isa sana sa kanila ginawa ng consultant ng ating Pangulong Bongbong. Inignore sila at kinuha itong mga present economic advisers. Anong ibig sabihin nun? Walang paniwala sa kanila. Asa ka pa, Coco Pimentel. Binigyan na kayong pagkakataon na i-debate, i-interpellate sa Senado. Talo kayo. At sabi ko nga, mga kababayan, ano ang problema ninyo? Once, halimbawa, naging failure yung Maharlika fan, ang sisisihin yung Pangulo, siya yung nagtulak nito. Anong problema ninyo? Pag naging failure ito, di yung mga Marcos hindi na makakaulit, di kayo na ang pumalit na presidente. O di maganda. At yung lahat ninyong economic policies, ipasunod din ninyo, implement ninyo. But this time, talo kayo. Ginusto ng mga mamamayang Filipino ang Marcos, isang Marcos government uli. Kasi nga, a dismal failure yung administrasyon ng mga dilaw. You see, sabi rito, sigurado po tayo na walang agenda itong dalawang dosin ng ekonomista. Kahit pa 100 economists ng UP. Wala man silang napatunayan sa buhay nila. Ano na patunayan nila sa buhay nila para maniwala kami? Sige nga, mayari sila ng mga multinational companies? Tulad ba sila ni Bill Gates? Tulad ba sila ng mga World Economic Forum businessmen na interesado, mga kababayan dito sa Marlica Investment Fund? Yan ang tanong natin kay Coco para maniwala tayo. Ito mga ekonomista daw ng Universidad ng Pilipinas, kung hindi ang kapakanan ng ating bayan. Please take heed, Mr. President. Paano makinig sa inyo? Hindi makikinig sa inyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi alam nila yung takbo ng utak ninyo. Ang gusto lang ng mga dilawan, mga kababayan na to, huwag magtagumpay yung ating, yan pang-UP. Anti-Marcos. The breeding place, mga kababayan, breeding ground ng mga anti-government forces. Paano kami maniwala sa inyo? Yes, sabi ng nag-react dito, Raymond Jamson, how will he take heed if he's the proponent? In fact, he certified the bill as urgent. Hindi nag-iisip itong si Coco Pimentel.
Kaya sabi dito mga kababayan ni Finance Secretary Diokno dismisses Maharlika Investment Fund criticism from UP School of Economics. The Philippine Finance Chief dismisses criticism from his University of the Philippines School of Economics colleagues. Okay, si Diokno mismo, si Ben Diokno, taga UP, hindi ninyo makumbinsi. On the Maharlika investment fund, convincein mo na ninyo si Diokno. Kasama ninyo dati diyan sa colleagues ninyo. Ito may napatunayan ito si Ben Diokno. Sa haba niya mga kababayan ng panahon na nagtrabaho sa Bangko Sentral, saka sa finance bilang isang magaling na ekonomista. Talagang maniniwala ka sa kanyang mga kaisipan. Pero sa inyo, that's as the Senate Minority Leader slammed his majority counterpart for counterpart over remarks of cleaning up the Congress approval bill. Sabi dito mga kababayan sa balita, gustong palabasin ito mga ekonomista ng UP yung ipinasang batas mga kababayan sa Maharlika Investment Fund daw, defective, peligroso sa ekonomiya ng ating bansa. What? Kayo na yung mas magaling. Kung mas magaling kayo dito sa mga congressmen at senators na nagpasa nito, o di sa susunod na eleksyon, tumakbo kayo. Manalo muna kayo and become senators and congressmen and craft the law na gusto ninyo na mas maganda kaysa sa Maharlika Investment Fund Bill. Diba? Hindi man kayo tumatakbo kasi hindi ninyo kayang manalo. Kung hindi nga ninyo kayang manalo makumbinsi yung mga mamamayang Filipino, paano maniwala kami sa inyo? Ito yung balita kasi. 21 faculty members, kala ninyo, 21 lang kayo? Close to 300 congressmen ang nag-approve nito, nag-aral at nag-approve nito. At hindi pipitsugin yung mga qualifications nito mga congressmen. Mas magagaling pa sa inyo yung experience nila at educational qualifications. Kaya nga sila mga magagaling na legislators. O diba? At ang nag-craft nito mismo, sina Diokno. Pinaisponsoran kay Martin Romualdez at kay Sandro Marcos. Yung mga economic experts ng ating administrasyon yung nag-craft ng bill. Mas magagaling pa kayo? Kung mas magagaling kayo, di kinuha na sana kayo ni President Bongbong Marcos. Kayong 21 economist ng UP. Di nga kayo mga kilalang masyado. Yung mga karamihan dito sa mga sinasabing ekonomista. Mga dating supporters ng mga dilawan. Nagbibida-bida sa mga interviews ng mainstream media. You see? Lahat lang kayo theories. Sabi rito, they have urged President Marcos to seriously reconsider signing into law the Maharlika Investment Fund Bill posed by his administration as they warned it could put the Philippine economy at risk. Gagawin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ilagay sa peligro yung ating bansa? Ba't gagawin yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos na gagawa siya ng mga pulisiya na ikakapahamak ng ating mga mamamayang Filipino na ganyang minamahal? Ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magamit ito na Maharlika Investment Fund para mapadali other than the taxes na the usual taxes na ginagamit sa implementation ng mga projects para umangat yung ating kabuhayan, mayroon pa tayong pwedeng pagkukuhanan na hindi na magdadagdag ng buwis. Takot na takot kasi kayo magtagumpay yung ating administrasyon, the Marcos administration, kasi mapapahiya kayo lahat.
Ganon, you will become irrelevant in our society. Wala nang maniwala sa inyo. Bukya kayo. Yan man talaga ang intensyon ninyo po. In a discussion paper released Tuesday, the economics professors voiced their grave concerns on the sovereign wealth fund, dismissing it as still beyond repair. What? Kayo na yung magaling. Patunayan muna ninyo sa inyong mga sarili na mas magaling kayo sa ating mga senador at congressmen at economic managers ng ating Pangulo. Patunayan muna ninyo. Ano yung mga track records ninyo? Di ba? May-ari kayo ng mga multi-billion companies para maniwala kami na magaling kayo mga tao, mga ekonomista. Pero kung lahat lang kayo libro, di ba? Nagtuturo kayo dyan sa UP, lahat lang libro. Huwag na. Diyan na lang kayo sa pagtuturo gamit yung libro. Di ba? Bilib na bilib kayo sa sarili ninyo. Gawin muna ninyo. Baguin muna ninyo. Magpakita muna kayo ng milagro sa sarili ninyo. Bago kayo magaling na kayo na yung dapat pakinggan ng ating administrasyon. Hindi na ito mga magagaling na mga economic managers ng ating Pangulong Bongbong. Huwag kami. Ayan man lang po, mga kababayan. Wala mang kakwenta-kwenta yung mga sinasabi ni Coco Pimentel. Lahat lang politika. Italo na kayo sa butuan. Di pa kayo. Mag-fine na lang kayo ng kaso sa Supreme Court. Arangin ninyo sa Supreme Court. Kung baga gusto ninyo yan na gusto ninyong may basura. Pati ninyo gawin. Alam ninyo, hindi kayo magtatagumpay kasi. Di ba? O, ngayon, baka lang mga kababayan, gusto ninyo itong itry Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay dito sa mga pulses and affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Ito naman, Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties po. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.